Ano nga ba itong music video na binabati ko sa online? Bakit nagalit ang mga Pilipino nung napanood dito? Yan ang sasagutin natin sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at comment para sa video na ito. At huwag din kalimutang i-like ang official Facebook page natin. Habang ang mundo ay patuloy na nilalabanan ang sakit na milyon na ang apektado, ay may bigla na lamang nag-trending online. Well, kung isa ka sa mahilig manood ng mga music video online, ay baka sakaling napanood na ito. Ang video lang naman na ito ay sobrang binatikos ng mga Pinoy nang mai-upload ito sa isang social media. So ano nga ba ang dahilan bakit imbis na ilike ito ay tumabo ito ng dislikes sa mga nakapanood na? Ang video kasi nito ay tungkol naman sa ugnayan ng ating bansang Pilipinas sa bansang China. Ipinapakita dito kung paano tayo tinulungan ng mga Chinese sa gitna ng krisis na nararanasan natin ngayon. Well, totoo naman kasi na nagbigay sila ng mga personal protective equipment, mask, testing kits, at mga volunteer Chinese doctors. At kung iisipin natin at tatanggalin natin ang politika sa sitwasyon na ito, ay malaki din ang naitulong nila. Dahil aminin natin na talagang kulang tayo sa PPE at sa mga doktor para mag-assist sa ating mga pasyente. Nagalit ang halos lahat na nakapanood ng Pilipino sa video na ito. At ito ay dahil sa title ng kanta. Alam mo ba na ang title lang naman ito ay pinangmagatang Iisang Dagat? Kung iisipin nating mabuti, ay malaki ang issue na ito sa atin at sa kanilang bansa dahil tila naging insulto ito sa atin. Kamakailan lang ay habang abala tayong mga Pilipino sa krisis na ito, ay patuloy na nagsasagawa ng mga aktibidades ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Nariyan ang pag-establish nila ng mga research stations at gayon din ang pag-anunsyo nila ng bagong distrito ng China sa Paracels at Spratly Island na isang tahasang aksyon na nagpapakita na sila ng kumukontrol sa nasabing lugar. Kaya ang hinaing ng mga Pilipino na kapanood ng video na ito ay bakit iisang dagat ang ginamit na pamagat kung sa realidad ay mararamdaman mong inaangkin naman nila ang lahat ng ito. Natawa na lang din ako sa isang comment sa video na ito na nagsasabing tama naman daw ang pamagat. Iisang dagat, amin lahat, China. Sa video na ito, makikita mong iba't ibang tulong na ginawa ng China sa atin. Nariyan ang paghatid nila ng mga karton-karton ng mga PPE, mga sako ng bigas, at pagdating ng mga volunteer health workers mula sa China. Ipinapakita rin sa video na ito na pinapalakas nila ang loob ng mga Pilipino na kayang labanan at malalagpasan din ang problemang ito. Makikita mo din dito ang ilan sa ating mga Philippine officials tulad ni President Rodrigo Duterte, Foreign Secretary Teodoro Loxin Jr., Health Secretary Francisco Duque, at Communications Secretary Martin Andanar. Ang kanta na ito ay may haba lang naman na 4 minutes at unang na-i-post sa social media account ng China Embassy. Na-upload na din ito sa kanilang official YouTube account. At sa oras na ginagawa ko ang video na ito ay umabot lang naman ng mahigit 400,000 views ang video na ito. At kapansin-pansin din na napakadaming nag-dislike na umabot lang naman ng 128,000. Dito mo mararamdaman na hindi natutuwa ang mga Pilipino na nakapanood na nito. Sa huling bahagi ng video na ito, ay ipapakita ko ang ilan sa mga naging reaksyon ng ating mga netizens. Ang kanta na ito ay binubuo lang naman ng dalawang lengguwahe, Mandarin at Filipino.
pinagsamang Chinese at Pinoy singers din ang opisyal na kumanta nito. At dito muli pumasok ang isa sa naging issue sapagkat ang isa sa mga Pilipino na kumanta nito ay si Kamarinister Vice Governor Imelda Papin. Medyo binatiko siya ng mga netizens dahil parang lumalabas na tila suportado niya ito. Ipinaliwanag din naman ni Vice Governor Imelda Papin na ang kanta niya ito ay tumutukoy lang naman sa pakikipagtulungan upang wakasan ng problema. Pero kung uunawain mo ang nilalaman ng kanta at aalisin mo ang politika, ay tila isang tribute ito sa mga matatapang na frontliners. Pero hindi rin natin masisisi kung negatibo ang dating nito sapagkat nangingibabaw pa rin ang issue nila sa ating bansa. Lalo na't kamakailan lang ay nabalitaan din natin na akmang tinutukan ng mga Chinese warships ang Philippine Navy ship. At isa pa ay nagdeklara ang Beijing na parte ng teritorya ng China ang Scarborough Shoal at Kalayaan Island Group. Sa kabila ng lahat, marami naman nagsasabi na nagpapasalamat sila sa tulong na ibinigay ng China sa ating bansa. Ngunit ang napiling pamagat para sa kantang ito ay medyo nakakainsulto talaga. Kung gusto mong malaman ang mga hinaing ng ating mga netizens, ay narito ang ilan sa kanilang mga naging reaksyon sa naturang music video. Ano ang masasabi mo sa ginawang friendship song na ito ng China sa Pilipinas? Nice kong malaman ang iyong reaksyon o opinion sa pamamagitan ng pag-post sa ating comment section. Nice mo din na mag-suggest ng topic para sa ating susunod na video? Well, just drop a comment lang at abangan kung ito na ang next na ma-feature sa ating susunod na Kaalaman Story.